Bolin ba yung inaway na manok ay napabo, yung pinakamalaki? Yung pinakamalaki ang nadali? Yung pabo, yung pinakamalaki? Yung pa naman yung niyayakap-yakap ko? Visit na yan? Niyayakap-yakap ko. Wala na. Ay, nakakalungkot naman. Kaya pala wala. Ito. Ito ba yan? Isang magandang buhay mga ka-farmer, back to farm. Ayan, nakakamiss naman. So ayan, wala po tayo ng ilang araw. Ayan, andito tayo para chicken yung ating mga baboy. Kung ilan pa, anong mga sizes. So halos araw-araw po meron tayo. Padalawa-dalawa, isa-dalawa, tatlo. Mga ganun po, no? Sabado-linggo, medyo mahina naman. Ayan, pito pa lang po ng linggo ang nakalista. Pero meron pa tayong ilang araw. So ayan, mga gusto magpahabol, may darating na baboy si ka-farmer Anthony. At magaganda naman po yung mga baboy na nakukuha natin ngayon dahil matumal. So marami pong mga nag-aalok. Kaya pasensya na sa mga nagme-message yan. Ang dami pong nagme-message. Ano? So hindi po namin talaga din kayang bilhin lahat yan. Dahil kung ano lang po ang kailangan namin, hindi lang po ang aming binibili. Dahil hindi naman tayo pwedeng mag-stock. Napakalaki ng puhunan. Pag na-dedo, dedo din kami. So, ayan po. Pasensya na. Ganun talaga negosyo, no? O, pag matumal pa, edi, ano muna, matutong muna tayo mamaloktot. Pero okay pa naman po kami. Okay pa naman. Yun nga lang, yung mga nag-aalok po ng baboy, talagang napakarami po nila. So, ayun. Sabi ko nga, i-alok na lang muna sa iba. Ayun. Ah, inuuna naman po nila ako dahil medyo mas lamang naman talaga yung presyo ng kuha ko, no? Kaya ako yung inuuna nila. Pero yun nga, pasensya na. Talagang minsan ay nakakatanggi tayo. Ayan, tatlong order natin yan. Shoutout pala kay Tita Heidi. Ayan, nagbago po ang plano. Supposed to be dito ay idadaan sa Mexico exit dahil pupunta sana sila ng Pangasinan. So nabago po ang itinerary. At napunta ng Makati. So ayun, tumawag sila kahapon. Okay lang naman, si Romel ang maghahatid. Ano ng mga dahon. Wala atang pasok ngayon. So ayun, galing mag train yung mag-asawa. Mahanga ako sa mga ganyang magulang, ano. So yun din po ang isa sa mga pinaplano ko na pag namulat na yung bata, medyo kailangan na talagang turuan na gawaing bahay, no? Kahit sabihin mong medyo maalwan, pero kailangan pa rin po nilang matutunan. So yun yung sinasabi ko kay Bebe, lalo na kay Chichi din, na pag ano-ano isasama sa palengke, makita niya kung ano talaga ang buhay kailangan niyang matutunan at dadali niya sa kanyang paglaki. Ayun, kailangan nang bumili ng gasolina. Ilan yan, Bo? Bumili tayong gasolina. Dahil brown out hanggang alas 5. Ayan. Ayun na yung baboy. Isasalang na. Anong oras yung pinakamaga? 12. Ayan na yung kay Romel. Oo. Oh. Ayan. Tapos, yung ating mga pili. Ayan, siyempre ako naman natutuwa dahil talagang good keeper. So ayan po, ayan, nadidilig po nila yung pili ko. Ayan, pati yung doon yan, nadidilig yan. Tapos binisita ko pala si Namang Boy kahapon, mga farmer. Ayan, galing po ako doon. Okay naman, ganda ng kanyang ngiti, ano? Di na ako nakapag-vlog. Something personal naman na nadalaw. So ayan, nakita ko sina si Mang June, si Mang Saldi. Hindi ko nakita dahil busy, nagkakanvas daw ng shells. Yun po kasi ang kanyang racket. So at least po, no, sabi ko nga ay mga matatagalan, baka December na siguro o bago mag December, dahil kagaya niyan kaya naman na po ng mga bata na anuhin, trabahohin, ano. So ayun, tapos si Mang June nakita ko, si Mang Tomas, ayan. At uy, ano to? Na lady, wala. Hindi ko nakita. Mga bata, nakita ko po. Tapos, ayan.
may good news at bad news. Bad news dahil nakataya ng dalawa, nag-away daw. Siguro masyado nga pong maraming lalaki, ano? So, sila, process of elimination. Dalawang lalaki ata ang kinatay ni Rambo dahil binugbog daw. So, ayun, sana wag naman. Sabagay, hindi naman mabubugbog yung malaki, ano? Sigurado at may iwan naman. So, ayun po. Tapos, good news dahil natikman ko na. Kinaldereta ni Junjun dahil birthday niya kanina. Ngayon ang birthday niya pala. So kahapon ang pagdating namin, kinaldereta na. Oo, ayun ang kwento. Ay, amoy bugok na naman. Ay, mga bagong itlog. Ako, sayang yung mga itlog na yan. Kaya binabawasan ko na rin eh. Kasi talagang hindi din talaga nila ma-ano. Ayan, ito okay to. Ito, tingnan nyo, iniputan na naman. Yung mga maliliit, dito nag stay. Maliit-liit na nga nung ano. Ayan talaga. Ito yung mga pabo ang inaalala ko. Sana makapagpisa ng marami. Malalaki na naman yung naan doon. Mamaya, pupuntahan natin. Yung naglilimlim. Yung doon, mukhang alanganin na. Kaya sabi ko, mas magandang bawas-bawasan din. Ayusin ko sana, kaya lang may istorbo pa itong mga ito. 30 days ang paglilimlim ng pabo. Ayan. Kailangan natin ng baboy. Ilan na lang ba yan? 4? So, 4 plus 5, so 9. Okay, tatawag tayo. Ay, ayan. Buti na lang at may generator tayo. Ayan na. Okay. Pinalang may generator. Habig sa kanya. Ganyan sana yung manual muna para pa-crispy talaga. Although, ganda ng baboy na to. Ayan, Tita Heidi, ganda po ng baboy. First class. Yan, sa mga gusto pong mag-order ng lechon, lagi kong sinasabi, mga farmer, may Facebook page po tayo. Wag po sa comment, ano? May Facebook page po tayo, ka-farmer, Facebook page. Tapos nandun po yung telephone number. Kung mga biglaan, pwede nyo pong itawag yan at gagawa natin ng paraan. Tapos, yun nga, sa Facebook po ang order natin. Ano? Wag po sa comment po kasi ang comment hindi na po na gaano napapansin talaga at ang hirap din i-monitor. So, doon na po tayo sa Facebook page. Mas maganda. Kasi ang mga inquiries about sa Kubo, kung saan, sa Facebook page po kayo. Kasi talagang akala nyo po kasi ang kinomenta nyo isang video lang. Pero kami po, ang dami po nyan. Thousands, ilan na ba? Almost 3,000 na yata ang videos namin. So may mga informative videos kami na may mga tanong. Doon na po tayo sa Facebook page mag-inquire, no? Lalo na po kung importante, kailangan nyo. Gaya nung sa PVC, ceiling panels, nandun naman yung Kubo ni Kuya Mitz. So ayun po, mga may katanungan, ano? At syempre, maraming salamat sa suporta po ninyo. Ayan, iikot na ating lechon. Dalawa na, andun pa sa loob. Kaya na kaya ng ano. Inaayos po nila yung yung brown out is maintenance, no? Naglilipat ng mga poste. Nandun po sa main road. Nakahamba lang yung truck ng ng Pelco. Tapos yung pabo, maliit daw po yun ang aaway, sabi ni Rambo. Kaya nako, sabi ko po, dapat yun ang unahin natin at namimerwisyo. Sala natin yun nandito. Nililinis yata. Gabi kasi. Pero ayan po, tingnan nyo. Ilang araw ba tayo nawala? So halos green na yung ating akasya. Ayan no. Kita nyo, konti na lang.
malalaglag na po yung mga old leaves at medyo mababawasan na yung mga dahon. Pero more than a week siguro, 10 days, okay na yan. Nung umulan, gumanda ang dahon. Uy, gumaganda na ang dahon. Uy, ang kapalit na dahon, mga farmer, tingnan nyo naman. Malaki na po yung dahon niya. So that's good. Ibig sabihin ay maganda yung ginawa natin na pagdilig-dilig at fertilizer. Uy, ang linis dito ah. Linis ah. Ngayon nagdilig sila, nag-fertilizer din pala. Oh, kain pala ng mga pusa. Kailangan din. Ganda. Shoutout pala kay Tita Susan and Tito Luis. Naalala ko po kayo kasi may picture kayo dyan. Sina Ate Eda. Ayan po yung ano natin. Nailipat na rin ni Rambo. Yung papaya. Yung ating ano avocado, dito na muna kayo at magpalaki. Ayan na. 1 2 3 4 5 5. Bago ko po ililipat 'yan pag malaki na talaga siya para sigurado tayo. Sabi ko kay ka-farmer Anthony, kinamusta ko yung mga baboy niya, no? So, ayun po. Kapag deliver siya, at may delivery uli ng ngayong linggo, no? So, ayun po. Ay, tabi natin yung kay Tita Heidi, siyempre. Tita Heidi, ayun na po yung baboy nyo. Ay, tabi natin yan. Sabi ko kay Rambo, yan, huwag mo nang gagalawin yan. At, ay Tita Heidi nga dahil yan po request niya, no. Dadalhin pa po yan ng Laguna. From Makati, from Pampanga to Makati and then Makati to Laguna pa yan. Hapon pala yung iba. Yung dalawa. Ayan, balik tayo sa taas. Tapos si Papa Yam, nanghihinayang din pala ng dito sa mangga kasi nag-uumpisa na po kaming mag asinta ng ano, medyo mahaba din yan ha. Hindi po biro ang pero kailangan dahil ayan, no, kinakain na talaga. Wala na po, hindi na po makakapaghintay ng another rainy season yan. Magbaka magbagsakan na po yung lupa. Ito, pinanghihinayangan niya. Ang punto ko naman is talagang, oh, tingnan niyo po, oh. Kamamaya babagsak siya. Ayun, dito baka madali ito dahil yung ugat niya hanggang diyan. Ang mangyayari, yung asinta daw lalagpas na lang ng kaunti. Sana masave pa ito. Pero ang kinatatakot ko baka parang hindi din ako, parang sorry na lang talaga. Dahil madadali yan. Kukompromise yung ating kalsada dito. Mahirap na. So yun, isa sa mga lesson na natutunan din nung kami po ay nagtanim dito. Actually, hindi lang po yan. Hanggang dito yan. Meron niyang mga meron niyang mangga. Ito, mangga din yan. Hanggang saan ba? Ilan bang mangga dito? Alam ko, meron pang isa dito. So, ayun po. Hindi talaga po pwede. Every time kayo magtatanim, imagine niyo na pag lumaki kung ano magiging itsura niya. Yung spacing, napaka-importante din, ano. Ayun po. Kaya wala din nangyayari. Tapos silipin natin, mukhang may mga bulaklak na lumalabas. Nasaan na ba yung ating may butas din, ano? Wala din, hindi magtatagal yung anong yan. Ayun, no. Manalaglag na yung natusok. Mailan ilang bulaklak.
Ayan lang natin yan. Lalabas na din naman dyan. Tapos, bad news pala. Another bad news na naman. Mukhang ang nang-aaway daw ay maliit lang. Ang problema, inaaway ata yung malaki. Kaya si Papa yung gulat na gulat, ang laki daw ng pabong ano? Mukhang yung malaki pa ata ang nadali ah. Hindi naman siguro. 1, 2, isa sa malaki ang nadali. Isa sa malaki ang nadali. Palagi ko yun, iyayakap-yakap ko pa yung inaway ah. Ay, lilitsunin ko yun. Lilitsunin natin yung anong yun. Yun ang aaway. Tanong ko kay Rambo. Kasi si Papa yung gulat na gulat eh. Ang laki pala ng pabugil, sabi niya. Palagi ko yun nga yung inaaway. Kapiyang naman. Tingin ko yung lechon. Wow, may kubo na pala dito. Magtatayo ng sunturize pala dito ang kubo. Ayan oh. Magiging kapitbahay na natin. Ayan, ito naman ang maganda dito sa Kinarambo. Kita nyo po. Clean as you go talaga. Ayan oh. Pagkatapos po ng katay, nakalinis na lahat. Naka-range na. Parang ready na naman for another actionan. Brush yan, binabrush nila, bubuhusan. So naging ano na po nila yan, naging practice na po. Pagkatapos ng katay at preparation ay okay na. Sana yan lang, practice lang. Check natin, may apat pa daw baboy, may isang malaki doon. Swerte yung mga nakaraan po namin. Ayan, sa mga nag-order po ng 40 kilos nung wala kami. Ang mga timbang po noon, baka kayo ay magulat sa susunod na mag-order kayo at mabigyan kayo. Sabihin nyo, ba't parang ang liit ng 40 ngayon? Yung mga binigay po namin, may 50 kilos, may 48, 47. So, napakalalaki. Hindi na po ako nagpahingi ng dagdag kasi ako'y nahihiya na magpa-additional. Sabi ko eh, parang pakonsuelo mo na lang na ano ba, na swerte, no? Parang ganun po, no? So, ayun. Baka sa susunod, mag-order po kayo at mabigyan kayo ng 40 kilos. Sabi niyo, ba't parang ang liit ngayon compare sa last time? Kasi may 51, tinitibang po kasi nila eh. May 51, may 53 pa ata. O, basta dalawang 51 na malaki. So, yun yung bukas na 40 kilos, 51 kilos yan. Last na yan po na nakuha. Kasi wala na daw. So, sabi nila Jesser Boss, sabi ko, mabibitin tayo. Kuha kayo ng ano, malaki. Inandun ako sa Davao po. Nasa Davao kami. So, ang sabi niya, Boss, ito, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige, kung makukuha natin ng ganyan, eh, okay lang ako. Ang ganyan na presyo. Eh, nakuha naman po. So, yan, swerte. Ito, o, tatlo pa pala ito. Uy, botsog, oh. Panalo din. 35 kilos po yan. Tapos, kumustahin natin. Sana hindi naman nabawasan yung ating mga alaga. Hoy! Pusa, baka makaabang ka. Oh, ang nabawasan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nabawasan na ata ng isa. May pagkain pa ba kayo? Nalamig sila kasi nagkukumpulan doon sa ano. O hindi pa po yan. Hindi pa yan na pwedeng pakawalan. Ano? Maliit pa po yan. May manok na nasama pala. Hindi pa natatanong si Rambo kung ano ba yung ano. Oy, manok ka ha. Hindi ka pabo ha. Malaki na din. Akalain niya pabo siya. Ay, ngayon natin si Rambo kung ano ba nangyari. Pinakamalaki ba yung bolin ba yung inaway na manok? Ay na pabo, yung pinakamalaki? Yung pinakamalaki ang nadali? Yung pabo, yung pinakamalaki? Yung pa naman yung niyayakap-yakap ko? Visit na yan?
Hindi lumaban? Ang laki-laki niya? Hindi ko. Ay? Ayan, kumpirmado na. Nadali yung ating botsog. Patay tayo. Sayang yun, ha? Ito naman ang niyayakap-yakap ko. Grabe na po ang init. Ayan na, summer na. Pumasok na. So, expect na natin ang matinding panahon na mas iinit pa. Hanggang 2 buwan po yan. Ayan, hintayin na lang natin si Romel. Bound to ano to? Bound to Makati. Mag 12 o'clock ang pick up. Napaaga ng mga 20 minutes. Okay lang. Tama lang yan. Sabi ko hanguin na at baka ma-overcook naman masyado. Tama lang naluto. Galing ako dun sa ano, chinachak nila yung sa High Alay. Malalaking baboy. Tapos sa talagang ang pangchap, medyo kulang ng konti sa luto talaga kasi mabigat nga. Ano, pula pa yung buto. Bandang pigi po yung chinachap kahapon, nakita ko. Sabi ko, ah, okay. Oh, at least nagkakaroon tayo ng idea, no. Or talagang medyo nagkulang din siguro sa luto. Pero yun nga, medyo may pula-pula pa yung buto. Sabi ko, yun ang inaano ko, iniiwasan po namin dito. As much as possible, talagang kailangan mas sundin talaga yung luto. Pag 25 to 30 kilos, 2 and a half, sa tamang init, wala, safe na yan. 2 and a half hours. Basta tama lang po yung init na ibinibigay. Okay na yan. Tapos ang 40 kilos, 3 oras, okay na din yan. Basta tamang init din. Marami din po kami natutunan kina Mang Boy at kay Mang Saldi. Doon nga, tungkol sa pagpapalutong ng balat na kailangan talaga wag bibitawan yung init. Kahit medyo may konting chicharon, that's okay. Importante, talagang mapakrispy mo. Kasi para ka nagpiprito. Pagka nagprito po kayo ng crispy pata o lechong kawali, pagka kulang po ang mantika, isinalang nyo, kulang sa init ang mantika, magiging matigas yung balat, hindi po siya magiging crispy. The same with the lechon din po. Yung mga observation ko din lang, kailangan pong masunod din namin, ano. So yun ang ini-explain ko sa kanila. Huwag kayong matakot na may konting chicharon, eh okay lang yan. Kesa naman sa akala mo malutong, matigas naman ang balat. Pero iba tayo, ang dahon na inalaglag na naman. Tapos ayan mga ka-farmer, nakakalungkot naman yung favorite kong pabo na dali. Ay nako. Ayan o. Explain ko kay Rambo. Sabi ko kasi ito kay tita, ang laki ng tip niyan, 4,000 ang tip niyan. Iatid ni Romel. So ayan, another blessing po yan. So ayan, maraming pong salamat tita Heidi. Thank you po ng maraming sa suporta po ninyo sa amin, sa mga boys. Siyempre, so ayan, thank you po. Kasi apat na sila dito. So andyan si Rizal, si Junjun. Sabado linggo, sabi ko pwede silang tumulong. Pero pagka ganito, patatlo-tatlo, apat, lima, kaya-kaya nilang dalawa. Mabilis na po silang kumilos. Yung katayan lang naman, kaya-kaya na po nila. Yun naman ang aking kinatutuwa. At least po, no, laki na po ng in-improve nila sa ano, paglilitsyon. Ayan, medyo kulang pa po ng dahon, kaya medyo pasok pa. Pasok pa ang init, ano, yung araw. Pero, ano na yan, pupuno na po ng dahon yan. Kaya magiging presko na rin dito. Galing din, ano? Ang galing din po, no? Naka-design siya, no? Amihan, maglalaglagan, dahon. Bago pumasok ang summer, ang akasya, punong-puno ng dahon. So, ibig sabihin, para ma-shield yung init, ano? Galing, eh. Sabi nga nila, ayan, may kasabihan. Kung ano daw po yung nakapanahon na prutas, kainin mo na ng kainin. Kasi kailangan ng katawan mo. In preparation for the next, kumaga sa darating na panahon, no, na kagaya niyan pagka summer, di ba? Kain ka ng marami ang prutas na lumalabas. So
Naka-design siya para makapag-imbak ka na ng maraming vitamin sa katawan mo para labanan yung tagulan dahil uso ang sipon. Parang ganun ba? So, ayun po. Ayan, ang lalaglagan na. Ooh, ayan. Oh. Hala. Umangin lang, oh. Kunting tiis pa. Okay lang naman ang dahon. Ayoko lang yung mga plastic-plastic na kalat. Dahil syempre yun, ano yun eh. Hindi yung natural na, ano. Ito dahon, walang problema kasama sa, ano yan, kalikasan. Gasolina kayang binili ni Rambo, kaya-kaya. Tatlong litro lang yung nabili. Ganda pa pala nung baboy na naiwan. Tatlo. First class. Kay Tatay Feli pa yon. Yung po ay 35. So yung order ng 40 ay maisasalba. Ayun. Kina Jesser, sabi ko hanap kayo yung maliliit ang tenga. Please. Kasi marami naman dyan. Dami nga akong inaalok eh. Ayan muli, yung mga nangungulit sa akin na baboy, pwedeng isingit, baka pwedeng makasingit, eh meron po tayong partner. Naiintindihan nyo naman po siguro, so alam, sasabihin ko naman po sa inyo kung po pwede at kung hindi pwede, para maialok nyo na lang sa iba. Kasi talagang syempre, kukunin lang namin talaga yung ano lang namin, kaya lang namin. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng aming adventure sa Davao, General Santos, ay pa-support po mga farmer dahil para sa akin ano, successful po yung aming bisita doon. So syempre ang ano naman, ang kasama po sa content namin ay syempre yung market, no? So isa sa mga passion ko yan, kaya i-share ko po sa inyo, no? Sama rin sa buhay retired. Alam nyo na, pag buhay retired kayo, seeing different places, going to different places, eh, kasama po yan sa buhay retired, na which is kasama po sa aking ipinopromote, no? No, ma-enjoy nyo yung inyong retirement. The same time, dito po sa farm yun, alaalaga, tanim-tanim, eh, kasama din po yun. Tapos, yung palengke, eh, dyan ako nag-i-enjoy din, no? So, kung bibisita po ako sa ibang lugar, ay palengke po ang isa sa mga uunahin ko na pupuntahan, dahil one of my favorite place talaga is palengke. So ayun, first time ko din pong nakakita doon ng repolyo. Yung pala ay Taiwan repolyo. So ayan, another knowledge siya naman. So ayan, may nag-comment, hindi daw kasi ako nag-re-research bago pumunta. Mahirap naman po, pati repolyo re-research mo pa, no? Nagulat lang ako kasi parang hamburger. Nakaganon po, no? First time ko, actually, honestly, first time ko po makakita ng ganon na repolyo na, no? Kasi nasanay ako sa repolyo, talagang parang paoblong pa nga yung iba eh. Bilog or oblong ng konti, no? Yung pala yung repolyong Bagyo. So sa Mindanao, ang repolyo po doon ay parang hamburger flat. Pag ganon po, no? So ayun, nakakatuwa. Tapos nakakita rin na kami ng bulba na mushroom doon, which is hindi ko po nakikita din sa ibang palengke. Tapos sa Agdao Market, first time ko din pong makakita ng buhay na pating, mga farmer. Buhay na pating binebenta doon. Maliit lang, baby shark. Ayun. Nakakatuwa yung palengke nila doon. Maliit lang pero hapon ang dami pong isda. Sasawa kayo. Mas mura po ang isda sa bangkerohan, ano? Pero honestly naman, kung pasariwaan ay lalaban din po ang subic masinlok. Kung pasariwaan, ano, kasi yung masinlok lalong-lalo na, which babalik po ako sa masinlok dahil na-enjoy ko po ang masinlok na adventure dahil ang ganda, nasa harapan ng dagat ang palengke, binabagsak yung mga isda doon, mag-i-enjoy kayo lalo na siguro ngayon, ano. So ayan, isisingit namin yan one of these days. Tapos ayan, condolence po pala kay Nanay Kadya kasi namayapa na po yung kanyang si Tatay Agapito. So ayun, namahinga na po. Hindi rin naman po na message sa akin, basta nag-message na lang na
ayun nga, last lamay na daw. Diba, sabi ko, patay na pala si ano. So, ayun, condolence po nanay Kadya. So, sabi ko kay Bebe, what do you think? Bisitahin natin, no? Tapos tanungin natin na kung gusto niya na talagang umuwi ng Osamis. So, baka gusto niya na po talagang makauwi din ano, sa kanyang probinsya. Dahil napunta po yan dito, baka 20 plus years na rin po silang naandito sa Pampanga. So, gusto na rin po siguro nila makauwi. Sadly, si Tatay Agapito hindi na po na inabot. Ano? So, ayun. Ang ano namin is, sabi ko kay Bebe, ano, alukin natin kung gusto niyang ano, samahan natin. Kasi ngayon maluwag na eh. So, ihatid natin doon sa Osamis City na ano, na makauwi siya kung gusto niya lang po. Pero kung hindi naman, okay lang. So, nandun pa rin po sila sa Subic. At makakalungkot ano. So, magawa na lang man lang natin ang favor. Matanda na rin po si Nanay Kadya. Pero sabi ko nga, ano lang naman, nasa isip ko ba? Nasa isip ko. Pero na-share ko din kay Bebe. Sabi ko, siguro pag nagpahatid si Nanay Kadya doon, parang farewell na din ano. Kasi syempre, randa na rin po yung tao. So, na parang yun na yung huli mong makikita. Kasi baka hindi na rin naman po makabalik pa dito sa Pampanga. So, ayun po, no? Pero ayun, try po namin mapasyalan din. Madalhan din ng bigas. Tapos sa guro grocery din. So ayun po, no? Pagka nagsubik po, God willing, no? Sana pahintulot po ng Panginoon na makapasyal din po kami. Kasi sinabi ko sa anak niya, sabi ko, nandito kami sa Davao. Schedule na lang pagka ano, pag nagsubik ako, pasyalan na rin po sila. Ang galing na rin ni Rambo. Sabi ko, Rambo, pag-aralan mo yan. Kailangan parehas kayo marunong. Hindi po pwedeng si Puroy lang. Kasi baka mamaya magkasakit yung tao. Walang papalit. Para sa business yan. Alam naman din ni Puroy. Kailangan din matuto. Pero nga, sabi ni Rambo, oh kuya, inaano ko yan? Sabi niya, marunong ako. Sabi niya, ako, bilib ako sa batang to eh. Observant to eh. Parang si Gary din yan. Ano namin dito, caretaker. Na, ano, actually gusto nga bumalik ni Gary. Panayang tanong eh. Kasi nakita naman po nila yung iginanda ng farm, no? Na dati si Gary po ay nagtsatsaga mano-mano, bomba pa yung paglilinis ng baboy. O, isa sa mga naging ano dito, ano ba ang tawag doon, sama siya sa success ng farm. Pamilya din po yun, nasa Masbate. O, ayun, sabi ko nga kung mapaganda natin yung farm sa kabila, tubig kasi ang problema doon, so kailangan ko ng caretaker. Kapag tanim-tanim doon, pwede natin siyang kunin. At the same time, kung gusto niyang sumideline dito sa lechonan, eh makakatulong pa natin yun. Ang galing din kumatay nun mga farmer. Napakabilis din. Napakalakas, mabilis, fast learner, marunong na rin yun mag-lechon-lechon. Yun po ang nagiging katulong ni Mang Tomas nung nandito pa si Mang Tomas, ano? Silang dalawang magkasama. Kaya lang, nung umuwi po, hindi na rin nakabalik. Eh, sabi ko, hindi kita kayang hintayin ng isang taon. Kumuha na po ako ng tao. Yun ang kwento. So, hintay na lang natin si Romel. Hintayin ko lang po bago ako bumaba. Para at least, ano man lang. Ma-instruct ko man lang siya. Ayan na pala si Romel, oh. Oh, going to ano na yan. Nakalimutan ko na mag-video. Na busy ako po mga ka-farmer, nagdidilig. Na-enjoy ako dito. Nag-enjoy ako. Ayan, ayun gusto kasi ng mga syempre ating halaman dito ay bukod sa presko, ayan yung ating pili. Tingnan niyo naman. Gumaganda ng gumaganda. Ako ay natutuwa pagka may lumalabas na bagong dahon eh. Sign na talagang ano siya. Lumalaki. Ayan. Oh. Gaya nito, ayan o, bago na naman ang dahon. Sabi kasi nila 3 years daw, namumunga na. Pagka syempre, condition naman nun, may condition yun. Kung maalagaan mo ng maayos.
Lagi natin dinidilig yan. Lulungkot ako ngayon kasi yung aking best friend na pabo, yumao na. Visit. Hinaway. Hinaway daw. Ay, nako. Teka, teka. Gano tayo? Puno tayo ng... Ano at buti na lang dito may tubig. Doon sa baba wala kaming tubig dahil brown out. Ayan ang ano sitwasyon. Pero okay, natutuwa kasi malinis po ang paligid, ano. Ayan. Si Rambo, tinuturuan niya 'yung anak niyang lalaki na eh ano ba? Sabi ko sa kanya nga bigyan mo ng task. Hindi dahil sa ano inaano mo, pero kailangan niya maging unti-unti ba yung responsibility. So ay nakita ko kanina pagdating ko, nag-aano siya ng mga dahon. Siguro yung inipon na dahon doon, kinakartilya niya doon sa may ano. So ay nakakatuwa naman. At least po no, pa naman na nag-iisa niyang lalaki. Uy, ating Lansones na ano, sana makapagpalaki din tayo ng Lansones kahit ilan puno lang, ano. I will see. Medyo critical pa. Iligin ko lang yung isang pili na hindi abot ng hose at yung ating Catmon. Batiin natin si Lola. Ayan, si Nanay pala, 90 years old. Ayan, happy birthday po. Sila po yung may order ng dalawang lechon na umiikot dito kanina. Mukhang yung grande atang ano-ano. Medyo nag-uwian. Grabe, yung perte na matanda ka. Siyempre, 90, di ba? Yung abang buhay, pagkagastusan na. Kaya nga, pag wala na sila, it's too late. Oh, it's too late. Ano. Kahit anong bulaklak pang bilhin mo, wala na. Pag wala na sila, wala totoo na. Totoo po yun. Totoo yung kasabihan. Anin mo ang damo, kung patay na ang kabayo. Kaya nga. Totoo po yun. Kaya real talk. So, ayan. Thank you po. Thank you. Nay, happy birthday, 98th birthday. Salamat, Carmen. From UK po sila, UK. Shout out po kay ano. You know, kay Kuya Bird. Kuya Nancy. The Puring in Komading, Kapati. Ayan. Saka si Apo Pakito. Pakito. Yan sa mga kapatid ko. Si Kuya Boy, si Biggie. Si Biggie, sa kayo pamilya. Si Mina, si Tess, Sammy, saka si Homer and Jennifer. Sa pamilya. Okay na po. Okay. Ay, yung mga anak po, si Jay at si Jero. Kalimutan pa. Yung asawa niya, si Rishi. Ayun. Kailan pong balik ng UK? Monday. Monday na. Okay, at least naka-uwi. Ano? Thank you po. Ayan. Ito na lang parang isa sa mga kailangan nating pagandahin din. No? Yung bako dito. Ayan. Tapos, ayan. Ako po'y nalulungkot mga ka-farmer dahil yung aking favorite na pabo ay nadali na. Niyayakap-yakap ko. Wala na. Ay, nakakalungkot naman. Kaya pala wala. Ito ba yun? Oo, yung malaking-malaking paa. Shit, eh. Ipisa na ba? Ha? Ano makapag-produce pa tayo ng ganong kalaki? Hmm? Ano ba? Meron na ba? Isa? Dalawa? Tigdalawa sila. Bali lima po lahat yung naglilimlim. Plus dito pa, isa. Okay. Plus dalawa doon. Naiwan nga itong mga lalaki. Nasaan niya may sugat na sinasabi ni Rambo? Na lumakas na daw. Ito yung mga bago. Ayun din mga bago. Saan yung may sugat? Nawala na. So ayan, confirmed na nga. Wala na nga yung malaki. Saan kaya yung nang-aaway na yun? Posibleng awayin niya. Kasi magkakapatid yun eh. So yung nang-aaway na yun, yun yung bago kong binili. Binitunin kita, loko ka. Magselo siguro, niyayakap-yakap po daw kasi. Ay, nako. Sayang. Bago tayo mga sisiw, ayan o. Oh.
So ayan po ang update natin ngayon. Finally nakabalik na rin tayo. Thanks God, syempre. Ginabayan tayo sa ating adventure at the same time ay ginabayan din sa mga biyahe. At naging successful din po yung aming pasyal. So ayan, tapos ang ating update sa duhat na to, mukhang mas mauuna yung kabila. Ayan. So, ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.